Tatlong residente sa Cagayan, positibo daw sa anthrax? Oops! Bago ka mag-react, pag-usapan natin yan! Ano nga ba yung anthrax? Ito po, isang sakit na dinudulot ng gram-positive bacteria na si Bacillus anthracis. Yung bacteria po na ito, nagpo-form ng spores. Yung spores, maaari po itong mag-remain dormant or inactive sa mga lupa o environment sa mahabang panahon. At kapag ito ay pumasok sa katawan ng tao o hayop, na-activate ito. Dito, dadami ito, magproproduce ng toxin at magdudulot ng sakit. Ang mga naapektuhan nito usually ay mga wild o kaya naman domestic animals, kagaya na lang ng baka, kalabaw, kambing, tupa o kaya kabayo. At meron itong 90% mortality rate sa mga hayop. Paano nga ba ito nakukuha? May iba't ibang types po yung anthrax at nakadepende ito sa kung paano ito pumasok sa ating mga katawan. Andyan yung cutaneous anthrax kung saan pumasok ito sa mga cuts o sa wounds sa skin natin. Ito yung pinaka-common at ito din yung least deadly. Sunod naman ay yung gastrointestinal anthrax. Ito naman ay nakukuha kapag tayo ay nakakain ng raw o uncooked meat ng infected animal. Maaari nitong maapektuhan ang ating mga esophagus, throat, stomach, at intestines. Andyan din yung inhalation ng anthrax o kilala bilang wool sorter's disease. Nakukuha naman ito kapag na-inhale natin yung spores mula sa infected na hayop. At kamakailan lamang na-discover yung injection anthrax sa Europa, kung saan yung mga taong nag-i-inject ng heroin, nagkaroon nito. Ano nga bang mga sintomas nito? Yung sintomas po ng anthrax nakadepende sa kung anumang type nito. Sa cutaneous anthrax, posibleng magsimula na parang kagat lamang ng insekto o ng lamok hanggang sa maaaring magkaroon ng pamamaga o kaya naman posibleng magkaroon ng parang ulcer na may itim na gitna. Kadalasan itong nakikita sa mukha, sa leeg, sa braso at sa kamay. Yung sintomas ng injection anthrax halos kapareho sa cutaneous anthrax. Kaya lamang, maaari ding maobserba yung pagkakaroon ng nana sa paligid ng injection site. At yung impeksyon ng injection anthrax, posibleng mas mabilis kumalat at mas mahirap gamutin kumpara sa cutaneous anthrax. Sa gastrointestinal anthrax naman, posibleng makaranas ng lagnat, pamumula ng mukha o kaya ng mata, pamamaga ng leeg, hirap sa paglunok, pagkapaos o kaya naman sore throat, maaari din makaranas ng pananakit ng tiyan, pagsusuka o pagtatae na posibleng may halong dugo. Sa inhalation anthrax naman, posibleng makaranas ng mga flu-like symptoms o kaya naman maaari magkaroon ng hirap sa paghinga, paninikip ng dibdib o kaya naman pagubo na posibleng may halong dugo. Yung anthrax po, kapag hindi nagamot, delikado. Marami pong nakaka-survive sa cutaneous anthrax, pero sa mga ibang types nito, nako, posible itong kumalat, pumunta sa utak, sa spinal cord, at maaari din ito magdulot ng kamatayan. Kung may alaga naman kayo mga hayop, ilan sa mga simptomas na maaaring maobserba sa kanila, nandiyan yung kawalan ng gana kumain, pagiging matamlay, hirap sa paggalaw at presensya ng dugo sa kanilang mga ihi. Nagagamot nga ba yung anthrax? Maaari po itong magamot gamit yung antibiotics, antitoxin at meron na din pong available na vaccine dito. Kaya lamang, wala pa po ito sa Pilipinas, pero mukhang ginagawa naman na ng paraan. Paano tayo makakaiwas dito? Siyempre, practice proper hand hygiene. Iwasan natin maging in contact sa mga may sakit na hayop. Iwasan din natin yung pagkain ng raw or uncooked meat. Sa mga nag-handle naman po ng mga hayop, magsuot ng PPE. I-report po natin kung merong suspected cases ng anthrax. Doble ingat sa pag-handle ng mga may sakit at namatay na hayop. At napaka-importante, huwag na po tayo manghinayang sa karne ng mga hayop na namatay mula sa kahit ano pa mang uri ng sakit. Ayon po sa DOH, kontrolado na naman po ang sitwasyong ito at ito po ay hindi dahil sa terorismo. Gumaling na din po yung mga nagkasakit ng anthrax at patuloy pa din pong minumonitor ang lugar na Cagayan. Pero syempre, huwag pa din po natin kakalimutang mag-doble ingat!